Galaw galaw kay harot harot tingnan maliksi di mapigil ang gaslaw galaw galaw ang lahat ginagalaw napakaharot at pakialam galaw galaw kung tawagin siya. Pero talaga itong forum natin today ay nakafocus para tulungan natin itong ating mahal na SPMA chairperson, ha? Si Martin Dino. At ito ay ina-update ngayon doon sa mafia ng SPMA na dapat itulungan natin. Ha? Ipaglaban natin itong si Chairman Martin Dino. At baka mamaya ay makachamba yung mga lucky doon sa SPMA. Chairman, future DFA Secretary Ado. At alam niyo, yung sinasabi ni Ado, totoo yan. Yung i-simplify lang natin, no? Kasi yung sa arbitration court, parang yan yung mediation board sa mga court natin. Na wala namang pangil yung mediation board, kung baka pwede lang na-pacify pat maayos. Parang ngayon, ang sistema ngayon sa labanan, bago ka mag-file ng kaso sa court, kailangan sa barangay muna. Pero dun sa court mismo, meron pa isa pa, mediation board. Parang yung arbitration board ng Hague na bago pumasok sa pinaka-protocol ng United Nations, ay doon muna dadaan. Pero at the expense of nations like us. Kaya doon mo makikita na kung hindi mo nakikita yung laro nitong malalaking bansa, eh tayo ang nagdadatasan in the process. And at the same time, yung sinasabi ni Ado kanina ay talagang worrisome yan. Kasi anytime March, end of March, meaning this end of the week onward, pag hindi mag-iingat at hindi alam ng isang leader ang balancing act, pag nagbanata ng China at ang Amerika dyan sa Benham Rice, kala niyo ba sa West Philippine Sea ang labanan? No. West Philippine Sea, hindi kung mapapasin mo, hindi tayo pinapakailan mo ng Amerikano dyan. Dahil ang interest nila, yung Pacific Ocean na thinking nila ay bailiwig nila. At the same time, yung Benham Rice, ano sa may Pacific Ocean na yan eh. You see? Plus, their interest with Taiwan. Na at all cost, just like what they're doing now in Japan, na pagka pumasok sa gera ang Taiwan or Japan or South Korea, merong automatic retaliation ng Amerika na hindi naman nila pinibigay sa atin. Yet we have to pass US Congress para ma-approvean yung gerang papusukin nila. Kaya yung sinasabi ni Ado kanina na tayo ang casualty dito, totoo yan, dahil ang epicenter ng gera this time is the Philippines. Dahil yung malalaking bansa, may kanya-kanyang interest yan eh. Yung China, yung China Dream of Stephen nila na si Xi Jinping ay yung tinatawag lang China Dream of Getting Taiwan. Pero sa tagal na nilang na pinipilit na kunin yan, hindi nila makuha. Kaya gumawa sila ng two arrow. No? Yung isa sa north, going to Taiwan, ha? Northeast, dito naman sa luba, south, southeast, going to Taiwan. How? By getting Luzon. Kaya very critical. Kung makikita nyo yung galaw ng kaliwa ngayon, unusual to. Sana hindi na ituloy ng ating presidente yung usapan sa NDF na inutil. Dahil yung NDF, ang may control niyan ay yung tinatawag na liberation theology. Yung mga makakaliwang mga pare. Pero patabay baboy lang si Joe Masison doon. Ang talagang front man doon sa Utre ay yung si Father Halandoni na yung asawa niya ay dating Madrid. Kaya kung mapapansin nyo, you can check with the Bureau of Immigration. Come and go yung mag-asawang ito na hindi naman hinuhuli at hindi pinapakailaman. Pero kontrolado nila yung local communist, no? Ang ginagawa sa atin, kaya dapat talaga yung mag-ingat din tayo dahil ang ginagawa sa atin dito ay angel and demon operation. Sinosoptes, Joel, Brad, si Presidente Duterte, soft touch. Pero at the same time, yung hardline,
pinupuntahan yung komunista, kapareho ng panahon ng PKP, pati ito komunista ng Pilipinas na nabuko lamang, kundi pa na-infiltrate ng isang CIA na kapareho ni William Pomeroy na nagpanggap na komunista Amerikano. Ganon kalalim ang mga laro, kaya nga na during that time, nahuli si Gerald Pedro de la Peña and so many other military officials na ipalay nakaperol na sa mga negosyante in check na pro-China rito. At nahuli pati yung isang newspaper na anti-communist, nakalimutan ko lang yung pangalan ng sa newspaper, and so many other business dito na pro pala ng China. Pero ngayon, mas masahol na yun. Actually, ang China can take over the Philippines without firing a single shot. Ultimo yung mga retired military at police officials natin, eh, marami nang nasoptex at na-brainwash. Na talagang mas maganda maging probinsya tayo ng China kaysa sa Amerika. Dahil pinaliwala ng Amerika yung kinrate nilang statehood movement dito. Na yun pala ay propaganda lang para sa anti-communist or operation nila. Tama. So, yung itong mga malaking bansa, may mga kanya-kanyang interest dito na at the expense of the people dahil dinivide tayo at ultimo yung mga program ng education, including yung K-12 na inutil, ay wala dyan integrated na ideology. Kaya dito sa Pilipinas, lahat halos ng mga leaders natin, nilalaan ko na. Either collaborator or ventador. Look what happened to all of us. Dahil tayo ang epicenter ng gera. Hindi yung Middle East. Yung Middle East, wasak na. Ha? Neutralized na yung mga Arab world, yung mga Muslim Islamic nations doon, neutralized na. Kaya-kaya ng kainin ng Israel yan to create a greater Israel in the process. Getting nation states in the Middle East and North Africa. Without knowing na yun pala agenda. Kaya sinira lahat yung mga malaking bansa dyan. Yung mahihiyamang mga Muslim nations sa Middle East, sinira lahat. So, easy to pick at the proper time. Okay, balikan natin si... Alam mo, RJ, medyo nang hangambako sa mga nangyayari, no? Kasi, alam naman natin na napakatapang na ating presidente. Pero mukhang itong mga kawat na sa gobyerno hindi natatapos sa kanya, eh. No? Lalo na hindi lang strategic group na mag-handle ng ganitong klaseng mga troubleshooting. Immediately, hindi pwede yung puro banning solution. Nagiging katawa-tuhan tuloy yung trabaho ng ating presidente na in spite ng yes, the meditation ay nababoy dahil sa mga kalokohan itong mga mafia from within na hindi pa naging sinigil ako now. Lalo na si Bongo ay ayaw tumigil sa kakasama kay presidente para ma-aksyonan niya ako. Kung di pa, maglagay niya ng permanent na PMS, Timo. Yung mga nangyari ngayon, yung mga dating sabi nila, dilawan. Nakalugdag na sa kanila eh. Yun lang sa partido ni Chairman Dino. Lalo palaki ngayon yung mga lumundag doon sa kanilang partido. Yan ba, maasahan mo yan at the proper time? Hanggang merong nasuchipon kay Presidente Duterte, meron yan, happy yan. Pero yung political bickerings from within, lalong-lalo na yung away nitong mga congressman, naku, Diyos ko po, baka santay po natin yan, Chairman Dino. We have to be wary of what's going on. Kaya nga sinasabi ko at unsolicited advice sa ating teacher Mandino, huwag kang aalis sa subi kahit anong inibitaw ka na kung magandang imbitasyon yan. Huwag kang maniwala dyan dahil nilalansi ka lang ng mga yan para magawa nila yung kanilang mga racket. Sipo mo yung nangyari sa kanya, pati yung bagong board ng SPMA, hawak na ng mafia kagad eh. Ang bilis sa soft touch operation. So we have to be wary about these things dahil kung hindi, ay kahit na anong galing ng isang leader o galing ng isang ahensya, nagmamanage ng ahensya na nilagay, cabinet secretary, ay magiging inutil yan dahil yung mafia from within ay hindi pa rin nadidismantle yan. Diba? Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan kang karot na trumpong-tumpong.